Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umiiyak na nagmamakaawa pero hindi. Dinesisyonan ng korte ang hiling ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na payagan siya magpa-opera at mag-confine sa isang pribadong ospital. Sinailalim din si Napoles sa emergency checkup pero wala raw nakitang doktor na agarang dahilan para siya ipa-ospital. Nakatutok si JP Soriano. Umiyak at nagmakaawa sa korte ang tinaguriang pork barrel mastermind na si Janet Lim Napoles. Sa harap ni Makati RTC Branch 150 Judge Elmo Alameda, isinumbong niya ang sakit na dulot umano ng bukol sa kanyang matres at ang kanyang takot umanong magkaroon ng cancer. Kaya sana raw, payagan siyang magpa-opera at ma-confine sa St. Luke's Global. Iba yung result ng Southern Luzon, iba din po yung result ng Prame. Eh sabi po ng doktor sa akin, pwede po maging cancer, natatakot din po. Panay din ang yuko ni Napoles sa gitna ng pagdinig na tila iniipit ang kanyang diyan. May isang babaeng lumalapit sa kanya para bigyan siya ng hot water bath. Alam niyo, ang malaki yung nagbukulong hindi ko, sakit-sakit. Kung wala akong sakit, hindi ako makikiusap. Alam mo, sana maunawaan yung tao. Matagal nang sinasabi ni Napoles na matindi raw ang pagdurugo niya. Halos di na raw siya tinatabla ng gamot sa sobrang sakit. Kaya pinasuri siya sa mga doktor sa PNP kamakailan. Nakitang may mayoma si Napoles. Pero hindi naman daw kailangang agad ma-confine at maoperahan. Pero hindi kumpiyansa si Napoles sa ospital ng PNP, bagay na inalmahan ng prosekusyon at ng korte. Tumaapila rin ko sa mismo prosekusyon na sa krami o hindi na lang. Ginaganong-ganong namin yung machine para umandar lang po. Pag detention prisoner kasi ang isang tao, meron restrictions, restrained yung civil and political rights niya. Para fair na lang, any government hospital na merong facility. Nagpakita ng resulta ng blood test daw si Napoles sa korte na mula sa isang clinic sa Antipolo. Pero ang pangalan ng pasyente sa test ay isang Jenny Tan at di ang pangalan niya. Ang sabi ng mga abogado ni Napoles, iniba raw nila ang pangalan para sa seguridad ni Napoles. Kaya nagpahayag ng duda dito si Judge Alameda. Sa isang linggo, inaasang dedesisyon na ng korte ang hiling ni Napoles na maoperahan sa pinili niyang ospital. Pero dahil patuloy ang daing ni Napoles sa sakit ng tiyan, pinayagan ng korte na idiretso ito sa ospital ng Makati para sa isang emergency check-up. Kamusta po yung health team? Hindi yung mabuti. Magalipas ang dalawat kalahating oras ng check-up, pinauwi na si Napoles. Ayon kay Dr. Perry Peralta, Medical Director ng Ospital ng Makati, isinailalim nila si Napoles sa blood test, ultrasound at ECG. Base sa mga pagsusuri, walang agarang pangangailangan si Napoles na mapakonfine sa ospital. Pinainom na lang daw ito ng pain reliever para sa idinadaing na sakit. Wala siyang emergency, walang urgency, there's no need to confine her at this point. There is something wrong with her, okay? But to declare what is wrong with her is the role of the attending doctor upon the permission of Mrs. Napoles. Pasado alas 3 ng hapon, naihati na si Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. JP Soriano, nakatutok 24 oras.